Sa pag-boom ng online transactions lately, nag-boom din ang mga scammers. Naku, napakasama ng ugali nito mga to. Ano ha? Paano ba natin maalagaan ang ating mga online accounts? Paano natin masisigurong safe ang online transactions? Siyempre, sasagutin yan ang ating paborito at kaisa-isahang resident financial advisor, Mr. Arman Benko. Hi, Arman. Hello, Dr. Carl, and magandang araw sa lahat ng ating tagapanood. Ayan, alam mo, ito ha, mabanggit ko lang, na tayo po'y nakikiramay dyan sa Ramos family, dyan sa Quezon. Ayan yung nabanggabaga ng truck, yung tricycle na sinasakay ng anim na tao, isa lang ang nabuhay. Alam mo, kalibasa, nananawagan ng tulong, na-publish. Alam mo, nakakatanggap pa siya ngayon ng text na humihingi ng PIN ng kanyang GCash para daw makapagpadala si Senador ganyan, si ganito, si ganyan. At sabi na pinagtataka niya, ba't kailangan yung, ano yung one-time PIN? Ba't kailangan ng OTP? Buti matalino. Eh kung nagkataon, di nanakawan pa siya sa halip lang natulungan. Ba't may mga ganyan? Naku, nakakagali talaga yun. Yes. O Arman, paano ba natin mapoprotektahan ang ating mga transactions? Dalawang big words. Privacy and security. Okay. Magkaiba po yun, parang pareho siya. Pero yung privacy kasi, yan yung pinoprotektahan mo yung pagkatao mo. Mm-mm. Security, ang pinoprotect sistema siya na pinoprotektahan naman yung data. Okay. Yung datos. Okay. Okay? So, kung ihahambing natin parang sa bahay, kung gusto mong mas secure ang bahay mo, yung bintana siguro, lalagyan mo ng yung mga rehas, yung gate, mayroong padlock. Pero nakabuyang-yang ka pa rin, nasisilipan ka, nakikita kung anong ginagawa mo, yun naman yung sa privacy. Okay. So, kailangan conscious ka na yung privacy sa larangan na nakokontrol mo kung ano ang pinapaalam mo sa madla, nasa iyo mismo. Oo. Yung security naman na walang makakapasok at makakakuha ng data mo. So una, yung privacy, mag-ingat tayo dun sa mga pinipilapan natin. Correct. Okay, kasi minsan may magpapadala sa yung text, may hihingin, ibibigay mo lahat. Yes. Pati bank account mo, pati PIN mo. Right. Teka lang muna, parang hiningi niya yung susi ng bahay mo. Exactly. Ganon. Exactly. Nangyayari yun. Yes. Minsan, nung pandemya, pagpapasok ka sa mall, may pipilapan ka, ang daming hinihingi. Right. Nagagalit ako, bakit ang daming yung hinihingi? Yes. Humihingi yes. Number, bakit? Kailangan doon contact tracing. O, maliin ko nga yung number. Ang puntos ko lang doon, mag-ingat po tayo ng pagbibigay. Yes. Kasi, buti ba binabantayan, kung nakadakot yung guard doon, yung tao doon ng isang papel. At hindi man yung guard o yung kumpanya. Right. At na-text yun, di ba? So, yun yung privacy. Yan yung privacy. Security naman, kadalasan yung mga pinupuntahan natin. Okay. Remember, magkaiba po siya, privacy and security. You can be secure without being private. Katulad ng sinabi ko, secure yung loob ng bahay, pero hindi ka naglagay ng kortina. Pero, pumayag ka na makita ko ano yung makita sa'yo. But you cannot be private without being secure. So, mas malaki o mas malalim yung pagiging secure. So, paano tayo makakuha ng most security and privacy? Number one, lalo na social media, hanggat maaari, share less of yourself. Pag minsan kasi lahat na nakalagay doon kung anong kinain, saan kumain, magkano ang binili. So makikita ng mga... Diba paandar pa? May biniling bag, pinicturan yung resibo. Yung resibo nalaman, pa. Mayaman to. Sige, bibiktimahin kita. Ganon. Exactly. So hanggat maaari, masanay tayo to share less online. Walang pinagkaiba yan so humingi ng OTP mo. Hanggat maaari, bawasan natin yung binibigay natin sa publiko. Pangalawa, of course, anything online, use strong, unique passwords. Huwag yung birthday mo. Huwag yung birthday mo. The best password, nagkaroon ng contest noon 5 years ago sa England, taga England ang nanalo. Alam mo yung password niya sa email address niya. Ngayon, hindi na ngayon yun. Margaret Thatcher is 100% sexy. Sinong makakahula nun password na yun? Tsaka yung mga napapansin nyo na 2-point authentication, yung naglagay ka na ng password, tapos meron pang sa phone mo o sa email mo. Yan, magandang form of security yan. Sa may mga kinalaman sa pera, regularly check your financial statements. Yung mga statement of account ng mga banko.
Tapos review nyo yung mga security settings ng telepono nyo, ng laptop nyo, ng anything online account ninyo. At papalit-palitan mo yung once in a while. At least 12 times a year or once a month. Once a month papalitan. Papalitan mo. At naku, mayroon po akong tip ha. Huwag niyong lulubayan ang paningin ang inyong credit card. Uso na po yan. I-demand din nyo na nakikita nyo pag sinaswipe. Correct. No, at saka yung mga restaurants ngayon, updated na meron na sila yung portable. Yung tinatap na lang. Portable, gagano mo na lang. Kasi alam nyo, marami pong storya niyan. Ako minsan, may binili ako . Nakakalayo-layo ako kamo . Nagbuti kamo, nag-text yung bangko. Hindi nga. At sinabi na meron daw ako purchase ng 150,000. Sabi ko, wala akong binibili 150,000. At talaga, buti ka mo may ganon. Kung wala yun, hindi nakalagay, nakakarga na sa akin, magkakaroon ako ng problema. Exactly. So mag-ingat po kayo, bantayan nyo yung mga yan. Right. Mm. Last but not the least, pag minsan yung download tayo ng download ng app dahil ang ganda ng pagkakita sa app, tanggalin nyo po yung mga hindi nyo ginagamit na app. Oo. Lalo na, 99% of apps, hindi nyo ho napapansin kasi yes tayo ng yes, humihingi ng permiso na matrack tayo, mamonitor tayo. Yung Correct. Google account nyo po, yung Gmail nyo, makikita nyo po, baka hindi nyo napansin, natatrack kayo kung nasa ang lugar kayo. Hanggat maaari, less information about you. Yan po ang issue sa privacy and then sa security. Of course, go only to reputable websites, mobile applications, and the proper use of passwords. At huwag po kayong sakim. Kasi minsan may mga sabi na nalo ka, at sa sobrang excited mo, right. O kaya meron ka daw ganito, binigay mo lahat ng information, hindi mo alam na pasok na yung bangko mo. Kasi iningi yung bangko mo, tapos iningi yung password. Hello, bibigyan mo ako ng premyo ko, tapos iningi mo yung password ko. Kalokohan. Ibig sabihin, hindi naman po pagiging sakim, pero huwag po tayong magpapapaniwala sa mga ganong bagay. Kasi ang pera, hindi ka sumaling contest, nanalo ka. Right, paano nangyari right. yun? Alam mo naman right. siguro kung sumali ka ng contest. Yeah. O kaya may pagkaano rin kasi iba, talaga mahilig sa pera. Kaya tayo na attract dito. Minsan nga merong sasabihin na gusto mag-advertise sa Facebook ko. Kailangan daw mag-advertise. Babayaran ako ng malaki. Yeah. Maglalagay lang ako once a week ng kanilang ads. Ay, teka lang, sabi ko, kalokohan to. Yeah. So, buti na lang ka mo, minsan ay may panahong kanting nando, pero talagang yung masasamang loob, nagkalat po sila online. Last reminder, a reality. Mm. If you are, lalo na sa mundo ngayon, the more secure and private you are, mas less convenient sa mga transaction mo sa banko, di ba? Pero kabaligtaran din, kung less secure, less safe, tanggapin nyo po, convenience, pero more dangerous. Tama. Alam nyo, ako po, may pinipredict ako . Sa future, ang i-avail mo na application or ang i-avail mong service is your privacy. Oh, yeah. Kasi ngayon, lahat tayo gusto natin. Paramihan ng followers. Palamihan na nakakakita sa'yo. Correct. Pero minsan nakakapagod. Yes. Nakakapagod, nakakasawa, na nagiging subject ka. Correct. Ako siguro one of these days, ang gandang concept yan. Ang ibebenta sa atin, balang araw, Arman, para huwag ka masyadong public, bayaran mo ko, may bebenta ako sa'yo to keep privacy. You private. Ang bibilin mo sa future privacy, kasi ayaw mo nang nakikita. Alam nyo, yung mukha natin, na ginagamit natin mga password. Biometrics, face, anthropometrics, thumbs, etc. Yung iris, naku, balang araw, tumingin ka lang sa kisame . Kilala ka na kung sino ka. At alam na nila kung nasan ka. Maganda sa ibang paraan, pero alam nyo, yung positibo . Pwedeng haluan ng mga masasamang loob at gawin itong negatibo. Right. Even yung paggamit ng teknolohiya. Thank you, Arman. Alam mo, ikaw, napakagaganda ng concept mo. Alam nyo po, lahat ng pinag-uusapan namin, Arman, siya po nakakaisip nito. Kailangan ko siksabayan yung tanino at ano mo. Next week, ano meron tayo? Pasko na . Oo. Pwede ba pag-usapan natin Christmas? Yung Christmas. Christmas. Yeah. Mag-holiday ba sa abroad o hindi? Right. Tapos na ba talaga ang pandemya? Kumusta ang savings nyo? Kayo ba'y bibigay sa atin na tawag nating revenge shopping at revenge tourism? Right. Kailangan bibigay ba tayo? Turuan natin sila. Yes. Kasi balita ko, fully booked na mga flights abroad. Fully booked na mga tourist destinations. Walang masama doon. Magandang negosyo yun. Yeah. Pero kumusta po kayo? Baka pagpasok ng 2023, nakabaon kayo sa utang, ha? Yeah.